Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Kuya, gutom na ako. Gusto ko lang kumain. Hindi pa ba tayo kakain? Reklamo ng batang si Utoy sa nakatatandang kapatid na si Boboy habang nakatayo sila sa gilid ng poste sa isang bangketa. Huwag kang maingay at gumagawa nga ako ng paraan para makakain tayo. Kung patuloy ka sa pagsasalita riyan, eh baka mabulilyaso pang mga plano ko. Bakit hindi ka nalang pumunta sa gawing iyon at doon mo ko hintayin? Naiinis na sambit ng binatilyo. Ano pang tinatanga-tanga mo riyan, Utoy? Tantanan mo na ako at hintayin mo na lang ako sa banda roon. Kapag sinabi kong takbo, ay tumakbo ka na. Dagdag pa ni Boboy. Sinunod na lang ni Utoy ang nakatatandang kapatid. Tumayo na lang siya malayo rito at saka naghintay. Kahit na kumakalam ang sikmura ay tiniis pa rin niya. Maya-maya ay nariyan na ang kanyang kuya at kumakaripas ito ng takbo. May bigla siyang ibinatong pitaka kay Utoy. Takbo, Utoy! Takbo! Kitain mo ako sa may rilis ng tren! Sambit pa ng kuya. Hindi alam ni Utoy ang kanyang gagawin. Sa takot ay hindi na ito nakakilos pa. Ilang sandali pa ay may isang lalaki na tumatakbo at tila may hinahanap. Pagbukas ni Utoy ng pitaka ay nakita nito ang larawan ng naturang lalaki. Kuya? Sa inyo po ba ang pitakang ito? Tanong ni Utoy, sabay abot ng pitaka. Tuwang-tuwa naman ang lalaki dahil sa kabutihan ni Utoy. Naku, maraming salamat bata. Akala ko talaga ay nadukutan ako. Ito ang 100 piso. Maraming salamat sa katapatan mo. Sad naman ang lalaki. Tuwang-tuwa si Utoy dahil ngayon lang siya nakahawak ng ganong kalaking pera. Masayang-masaya siyang pumunta sa may rilis ng tren upang makipagkita sa kanyang kapatid. Pagkita pa lang kay Utoy ni Boboy ay tinanong agad siya nito tungkol sa pitaka. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay dito. Nahuli ka ba nila? Akin ang pitaka. Patuloy na sambit ni Boboy. Pitaka po? Isinauli ko sa may-ari, kuya. Tingnan mo at binigyan pa niya ako ng 100 piso. Makakakain na tayo. Masayang tugon pa ni Boboy. Ang bobo mo talaga, kahit kailan. Halos ipusta ko ang buhay ko para lang makuha ang pitaka na iyon. Tapos ay isinauli mo lang. Bakit hindi mo ginagamit ang utak mo, Utoy? Mas marami pa sana sa perang iyan ang nakuha natin. Ang kapal ng pitaka ng lalaking iyon. Bulyaw pa ng nakatatandang kapatid. Eh diba sabi ni na nanay at tatay, masama ang kumuha ng bagay na hindi sa iyo. Bakit kasi kailangan natin magnakaw, kuya? Pwede naman tayong mga lakal. Pwede rin naman tayong mamalimos. Humanap na lang tayo ng trabaho kaya. Basta kahit ano, huwag lang tayong magnakaw. Sagot naman ni Utoy. Wala na mga magulang natin, Utoy. Iniwan na nila tayo sa malupit na mundong ito. Kaya kung gusto mong lumaban ng patas at mawala ng buhay ay bahala ka. Pero gagawin ko ang lahat para hindi na kumalampan sikmura ko. Sa susunod na hindi ka sumunod sa ipag-uutos ko, ay iiwan na rin kita. Sambit pa ni Boboy. Pumatak ang mga luha ni Utoy habang inahabol ang galit na kapatid. Muli kasi niyang naaalala ang kanyang mga yumaong magulang. Simula kasi na maging ulila ang magkapatid ay wala na silang mapuntahan kung hindi ang lansangan. Natuto silang mamuhay sa kanilang sarili sa mura nilang edad. Upang hindi na magnakaw pa si Boboy, ay naisipan ni Utoy na pumunta sa palengke upang maganap ng trabaho. Madalas din siyang nagpupulot ng mga bote at karton sa basurahan upang ibenta sa junk shop. Makatutulong din ito upang pambili ng kanilang makakain na magkapatid. Habang ito namang si Buboy ay napasama sa masamang grupo, madalas ay nagnanako sila upang magkaroon ng pera. Isang araw ay nabuko ni Utoy ang masamang gawain ng kanyang kapatid. Layuan mo ng mga lalaking yun, kuya. Baka mamaya ay madami ka pa sa kanila.
Lumaban na lang tayo ng patas. Uwi ka ni Utoy sa nakatatandang kapatid niya. Magugutom at yayao ka kapag lumaban ka ng patas. Sino ang seryoso sa atin, Utoy? Ni wala nga nagmamalasakit sa atin eh. Hayaan mo akong gawin ang gusto ko. Magkanya-kanya na lang tayo. Total, naiinis na rin naman akong kasama ka. Masyado kang pabigat sa akin. Sad naman ni Buboy. Ang sabi ng mga magulang natin ay hindi tayo maghihiwalay kahit kailan. Kailangang tulungan natin ang isa't isa. Layuan mo na sila at gagawa tayo ng paraan para mabuhay tayo, kuya. Muling sambit pa ng bunso. Ngunit hindi nakinig sa kanya si Buboy. Bagkos ay nagpabuyo pa ito sa kanya mga kaibigan. Mamalasing ka lalo kapag bitbit mo lagi ang kapatid mo. Bakit mo kasi haakuin ng responsibilidad sa kanya? Responsibilidad siya ng mga magulang mo at hindi sayo. Dapat ay magkanya-kanya na talaga kayo ng bunso mong kapatid. Dahil sa kanya ay mapipigilan kang umasenso. Marami pang bagay na pwedeng pagkakitaan ng pera. Magagawa mo lang yun kung mas makakakilos ka ng malaya. Saad ng isang kaibigan. Dahil dito ay nagkaroon ng idea si Buboy na iligaw ang kanyang kapatid. Hindi siya naawa kahit musmus pa ito at walang kalaban-laban sa mundo. Pinaniwala niya si Utoy na pupunta nila ang libingan ng kanilang mga magulang. Ngunit dinala niya ito sa isang lugar na malayo at matao. Tsaka niya ito iniwan. Nang mapagtanto ni Utoy na niligaw siya ng kanyang kuya, ay labis ang kanyang sama ng loob at iyak siya ng iyak. Nang makita niya ang isang simbahan, ay doon muna siya na malagi hanggang sa isang social worker ang nakapansin sa kanya. Tutoy, nais mo ba ng tulong? Hindi dapat nasa lansangan ng isang batang tulad mo. Nasaan ang mga magulang mo? Ang mga kamag-anak mo? Tanong ng ginang. Wala na po akong mga magulang. Yumao na po sila. Ang tanging kamag-anak ko na lang po ay ang kuya ko. Pero niligaw po niya ako. Hindi ko na siya makita pa. Isa pa, nalulong na siya sa mga masasamang gawain dahil sa mga masasama niyang barkada. Ayaw ko na sa kanya. Umiiyak na wika ni Utoy. Dahil sa sinabing ito ni Utoy ay sinama siya ng ginang sa isang bahay ampunan. Doon ay nagkaroon siya ng pansamantalang tahanan. Naging maganda naman ang trato sa kanya ng mga naroon. Isa pa, parang nagkaroon siya ng mga kapatid at kalaro. Hindi man malaya, muli ay naranasan naman niyang maging isang bata. 2 taon din ang nakalipas at patuloy na nanatili si Utoy sa bahay ampunan. Hanggang sa isang mag-asawang umampon sa kanya. Dinala siya nito sa ibang bansa upang doon naman manirahan at makapag-aral. Samantala, lumipas sa mga panahon at nakapagtapos na si Utoy ng pag-aaral at nagkaroon na ng magandang trabaho sa ibang bansa. Ngunit hindi pa rin maalis sa kanyang isipan kung ano lang nangyari sa kanyang nakatatandang kapatid na si Buboy. Dahil may sarili ng pera ay pinili ni Utoy na bumalik pansamantala sa Pilipinas upang hanapin ang kapatid. Ngunit sa kasamang palad na matagpuan niya ito ay wala ng pag-asa na sila ay magkaharap pa. Maagang yumao si Buboy dahil sa away. Labis ang saklap ng buhay na dinanas nito. Nalulong ito sa masamang bisyo sa murang edad. Napasama sa mga sindikato hanggang sa binawian na ng buhay dahil sa isang engkwentro. Labis ang pagdadalamhati ni Utoy dahil nasasabik pa naman siyang muling makaharap ang nakatatandang kapatid upang tulungan niya ito. Sa puntod ni Buboy ay hindi naiwasan ni Utoy ang umiyak. Dati ay masamang loob ko sa iyo dahil mas pinili mong sumama sa mga barkada mo kaysa sa akin. Galit na galit ako sa iyo dahil iniwan mo na lamang ako basta-basta sa lansangan. Pero napagtanto ko na dahil sa ginawa mo ay nakahanap ako ng pamilyang magmamahal at aaruga sa akin. Nagbago ang buhay ko simula ng araw na iyon. Sana man lang ay naiparanas ko rin sa iyo ang magandang buhay, kuya. Sana noon ay napagtanto mong walang magandang idudulot sa iyo ang masasamang gawain. Sana ay lumaban ka na lang ng patas para sa muling pagkikita natin ay muli tayong magsama at magkausap. Hanggang sa muli, kuya, sana'y magkakasama na kayo ni nanay at tatay sa langit. Lumuluwang sambit ni Utoy sa puntod ng kapatid. Bumalik si Utoy sa ibang bansa nang mabigat ang kalooban. Masakit man para sa kanya na malaman na masaklap na kinantungan ng kanyang kuya Buboy, kailangan niya itong harapin at ipagpatuloy ang kanyang buhay sa piling
ng kanyang bagong pamilya. Dala ang magagandang alaala nung masaya pa silang magkakasama ng kanyang Kuya Buboy. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong aral po mga natutunan nyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba, dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.